Suara getir. Hello, good afternoon. Afternoon, good night. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Hello. 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 Tulungan ko inyo, class. Hello. Oh, nana ko. Hello. Kaya attendance muna tayo, class. Call copy. Kaya Abelia, presence Abelia, wala. Nasa Abelia. Wala. Alerta. Alerta. Present. Bongo. Bongo. Kasi Bongo wala. Kabarles. 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 Ano data, no? Simultaneous data. Simulcast data sa ano? Sa YouTube. Kabarles. Kabornida. Present si Kabornida, no? Doremdes. Nasa Doremdes. Doremdes. Oh, present ka, Karmakun. Naa si Arjen Bong. Doremdes. Naa, wala. Escobar. Escobar. Flores. Nasa si Flores. Wegos. Wegos. Hello, Wegos. Kamusta? Lamigo. Ah, Lamigo. Lamigo. Maga. Nadin si Maga. Ano na wala? Nuyad. Okay na, Nuyad. Wala si Nuyad, no? Pakot. Nasi Pakot. Pakot. Peralta. Peralta. Peralta, wala. Reyes, Arian Gale. Reyes, Kent. Kent Reyes. Nasa Kent Reyes. Roque. Roque. La. Seras. Seras. Ashley na present. Temblor. Temblor. Temblor, wala. Okay, sige. Okay, kindly get your mappy book. Mappy books. So, let's continue na itong last na itong topic. So, we're going to discuss about kinds of intentional injuries. Now, this will be our last topic sa, ano, sa health. Okay. So, kindly open your books on page 336. 336. 340. Okay. Okay na? Ready na? Okay, before that, may I ask Ashley to lead the prayer, Ashley? Okay, good afternoon. Those in Soviet, dituyo na, sa Bisaya ka, dituyo. These are preventable and controllable. So, pwede siya ma-prevent and you can also control this one. Okay. So, what is a domestic violence? It's a pattern of abusive and intimidating behavior used by one person to control the other. So, ibig sabihin yan, kanang galing ginapugos, good ka, kanang hadlukon ka pero namin isa-isa tao pa, nabuhaton ang mga mali, ana. So, the violence happens when a domestic setting or at home and other abusive person, maybe partner, parent,
caregiver or relative. This is a reason why this is also called family violence. Now, domestic violence is also called family violence. Diba sa TV, mostly makita natin, diba? Ang mga stepfather nila, kaya ginakulatan nila ilang anak, or even those stepmother, diba? Ginakulatan nila ilang mga ilang ginaabuso, diba? So, yun. So, example of this are physical violence, isolation from relatives or friends, emotional abuse, and financial abuse. So, those are the example of domestic, no? Physical abuse, kanang kasakitan ka physically, isolation yung itago, good ka, kaya hindi ka pwede ipa-add sa mga pamilya, good. So, isolation, isa. Emotional abuse, yung palagi kang sinasabihan ng ng masama, yung ginigipit ka sa pera, instead of yung pera na yun is pang iskwela mo, pang teacher, kunin nila sa iyo. That is one example. Victims of domestic violence often suffer not only from physical ill. So are you experiencing this kind of injury at home? Naka-experience ba mo yung anis ng balay? Ginakulata mo. I hope na wala, no? Wala man. Wala. Wala or na? Wala. You need to know. Mabuta man yung mga parents. Gisend ka rin mo sa Catholic school, di ba? You need to know that abuse is not fault. It's not your fault and you're definitely not deserve it. It happens to you. You should talk to someone you trust. And be aware of the emergency services available use when necessary. So yun, no? So kung meron din kayong mga kilala na mga friends ninyo that they are victims of domestic violence, so don't wait na mamatay na lang na siya. Mamatay na lang na siya sa sikulata sa iyang Okay, next we have number 2, bullying. Okay, ganahan kayo tayo yung bullying, no? So, this bullying is very common. Ano po dahil na siya, sir? Intentional injury dahil gaya po ng bullying? Yes, of course. Example. Ako kayo kasi yung klase niya. Bago lang mo kalit yung classmate niya payat. Oh, bullying gaya po na. No? Kaya physical yun mo siya kulata. Good. Nawala siya ay kalaban-laban. Siyang kalaban-laban. Okay. Bullying is an undesired aggressive behavior involving a real perceived superiority over others. So, when we say superiority, kung sa ato apa na term, hari-hari, siya ang mag-gang leader. No? Siya ang mag-lead sa kasamaan. Good. This behavior is repeated or has potential suriyahan, no? Types of injuries are intentionally done. Oh, nana ko sa live. Dibalhin mo sa live ko na. Okay, nana ko, abot na ako class. Dibalhin mo ito na sa live. Click lang. Okay, sige. So there are types of bullying. No, the anti-bullying law in the Philippines aims to keep students safe from this type of intentional injury. You need to understand the different form of bullying, and these are follow. This, and they are as follows. So first, we have the verbal bullying, physical bullying, bullying. So those are examples of bullying. Okay, verbal bullying. From the word itself, verbal. Istorya lang ba? So, are there people who say or write mean things about you? Acts such as teasing, name-calling, inappropriate sexual comments, taunting, and threatening are considered verbal bullying. Kung say, for example, no, kanang nabanggaan mo yung classmate na bully. Nandiyan ka, pantay lang kao niya, at nga, majuti kao niya. Pagawas mo sa gate, gatahon dito ka. Ano na,
Now that is also an example of bullying. Name calling. Diba? Panang sungug-sungugon ka sa imong pangalan. No, kanang batik kay kag pangalan, imong apelyido kaayo. No, or batik kag noong anak. No, that is also an example of verbal bullying. Ingon kag batian imong noong ay kanang anak god. Bullying dapat na. Libat lagi ka. Libat. Ha, pangag, ang ana, good. Bayot. O, bullying niya po na, hingan mo bayot yung classmate. Hingan po ka sa inyong bayot. Hingan din ka sa inyong classmate na bayot. Ha, lalaki. O, di ba? Para patas lang mo. Okay. So, what are those example of verbal bullying? Ano pa yung mga example? Isa pa yung mga example sa verbal bullying? Manaway lagi no pangalan no. Ang sungugon mo yung pangalan. Example ka, no, name calling no. Sa mga inappropriate sexual comments. Kasi for example, you are a victim of rape, 'di ba? Say for example, you are a victim of rape. No, rape daw pa niya. Imo ang sungug sa imo ba na rape siya, bullying. This is also called relational bullying. Involves hurting someone's reputation or relationships. It includes or excluding someone from a group on purpose, influencing others not to be friends with someone, spreading rumors as someone in public embarrassment. Say example na sa inyong classroom. Friends mo tayo sa inyong classroom. And then, na isa ka tao dira o classmate niya dira na di siya ka-appeal. Na why? It's because there is someone na mag-ingon na hindi na ito na siya amiguhan ka iyang mama, kay aswang. Ano agad? Ang social bullying na siya ka ng buhat. Dauton yung mga reputation ba? Ang ibuhatan ka storya nga din itinuod. Nagagawan ka ng storya na hindi totoo na nakakasira sa iyong reputasyon. Example, ayan na siya, amigo nga, oy, kay ano na siya, iyang papa, kay kawatan. Kawatong, din na yun mo ang gamit. Ano, good to die, ano. Para dili ka maka-appeal sa ilang grupo, kay buhatan ka nilang istorya. Another example. Uy, anong uban-uban mang kaana. So, yan, nabaho man na siya ilok. No? Big man, yan man. Baho lang yun siya ilok. Para lang, dili na nimo siya maamigo, kay buhatan nimo siya istorya nga, dili maayo, no? Bata nyo siya istorya. Gawin siya nyo ang iba-ubang tao na, uy, ayaw mo, uban-uban ang asaya, kay kawatan na akod siya. So that is an example of social bullying. Ang naas lalamis akong live, oh. Si Lalamis o si Hector. Okay, next we have the, ano, physical bullying. Physical, no? Kanang hurting a person's body or possession, no? So for example, bago niyo mong pinakalit na intentional na pagkasumbag, intentional na pagsipa, no? Dili lang body or possession po, kanang pagmamayari po din mo ba? Say for example, nakay cellphone, nagilabas mong classmate, naguba, no? Physical gaya po na siya. So these are example of physical, no? Physical bullying. Hitting, kicking, pinching, spitting, tripping, tubing, taking, breaking others' possession, o itong gubaon yung mong gamit, making mean or rude hand gesture. No? Bata na kanya ang hand gesture, mag dirty finger ka sa iyang ngaong. Ano yung gapan siya? Physical bullying. Gapan siya. Next, cyber bullying. Like cellular phones, computers and communication tools like social media, text messages, chat, website, and online forums. Say for example, natulog daw ka niya, kibidyuhan ka sa imong classmate, o kibidyuhan, natulog imong laway. Si ano, natulog ang laway niya, maulaw na siya. So that is also an example of cyberbullying. Okay. Another example, mag-post ka sa Facebook, si Kuan good kay nagkuan. Tapos nasakpan sila.
Tapos mauto niya, di ko tinuod. So, ang mahitabo ay na matingala na lang tong victim na sa mga classmates or sa schoolmates niya. Na, eh, mauma na siya to sa ano, oh. Sa Facebook na viral. Oo, di ba? Hindi mo to ako. Laban to na ako. May anak lang ka, di ba? Naman may anak na instances, di ba? Nakatry na mo, anak. Nakalit na nagka-trending. Kasi di ko ikaw. Okay? Wala pa na. I-try, but joke. Okay, next. So, we have number 3, no? Gang and youth violence. A gang is a group of adolescents who band together. Gang members are mostly involved in a serious youth violence like extortion, theft, and robbery. Wala sila mga grupo sa mangawat, nawat, patay, kanan na mga crimes, no? Crimes. Selling drugs, causing injuries to their victims, even death, no? Pwede sila magpatay og tao, no? So, do you want to get involved with a gang? Siyempre, dili. Siyempre, not. Once you are involved, no? Once you are involved daw, it will not easy to leave or quit from it. So, once not that you are there, it is very difficult for you to leave. No? Ay, dili na ko mapil sa inyo. Ay, kay bad na mo. Masakpan na tanin. Magkawat, mangawat, madakpan ko. Papusilan ko pulis. Pusilon na ba yung mga bata ron sa mga pulis? Diba? Maghanap ko ng kadlukan na to. Pwede na ka pusilon sa pulis. Kung tapos si ano lang nila, isulti lang nila na naglaban. So, yung anak ka, hadlok ang if you involved to a such gang, ano ka ng mga gang, but ayaw na lang din magpag-tryan ng gang-gang, kaya di na siya makakool. No? It will destroy your life, your future. No? Kasi maka-asawa ka, gwapa o gwapo, wala na yun noon, kinakulong na ka. Diba? Maka-ano ka, maka-trabaho ka, gwapo nga trabaho, maka-madato pa ka. Hindi na lang, kay bata pa man ka, nag-aapil na ka sa gang. Diba? Ginanggang. Isa na yung mga gang din eh. Ayaw po yung at nga sa gawas, ha? Ay, gang, Charla. Gang, ginanggang, bubble gang. Okay, next, we have number 4, illegal fraternity-related violence. So, fraternity is a group with common purpose or interest. Na isa lang ang ilang purpose na kinabuhi. Interest, pareha sila mindset pa. So, these are mostly based on colleges and universities. Most youth join fraternities for the sense of belongingness. No, gusto lang nila na may makasama sila. But, becoming a part of the brotherhood would mean undergoing physical and mental initiation rites. So, for example, gusto na ako mag-appeal sa ilang frat. So, before ka makasalin sa aming frat, ay meron muna tayong gagawin na initiation. Sa initiation, sige lang. At ito lang sa ato ang meeting place inyo, ato dito. Ato nimo, kay tingala ka, bunal-bunalan na kag-paddle, pasuon inyong kamot, ana. So, meaning, makasurvive ka, ana, meaning, you are part of their group. Pero, dili ka makasurvive, forever na ka, umatay, matay na ka, ana, makasurvive. No? Marami na rin mga biktima na namatay because of this kind of initiation rites. Okay? Nakita na ba ninyo na sa TV? Kanang sa, for example, sa kapag may katwiran ipaglaban mo, di ba naman mga inaana na mga episodes? Joining of fraternity or brotherhood? Do you want to be part of fraternity just for spirit of brotherhood? So, when you say brotherhood, dili ni mo nasaktan ang imong ka-brotherhood. Kung gusto mo belongingness sa colleges o sa college, yung nana mo sa college, gani class. So, I really discourage you to join fraternity. Daghan man mong mga, sa school class, sa colleges, may mga organizations dito na wherein you can find brotherhood na makatabang sa inyong group sa inyong schooling. Say, for example, kung sa every courses, naman na sila mga organization na fitted sa inyong kagutuhan. Ayaw mo pag-apilogan ng fraternity, no?
It's because, ba, kanang, wala, sakit sa katawan lang inyong maano-ano. Okay? So, never put ko nag-appeal ana kay, wala ko endurance about pain, wala ko pain endurance, sakit kaya na sa ibuti at abang. Okay? Okay, number five. This is for, ano, para sa inyo na itanan, about sexual abuse. Sexual abuse is an unwanted, non-consensual sexual activity. Meaning, kanagaling gipugos lang ka. And takes advantage of the victim. Sige. Kung dili gani ka, mamina, kung dili gani ka, musunod sa kuha, patihin na ko yung mga magpapa. Kung dili gani mo na, buhaton sa kuha, kay patihin ko ka. So, ano, mga, ano sa mga rapists, no? Ilahang mga linyahang rapists, no? Mga strategy nila. O, intentionally, no? Gusto dyan nila na mang-rape. So, the victim is not to blame. Example, mga addict, no, mostly, ano, mga addict may gabuhat, ano, wala, may mga normal na tao na magbuhat, siguro, ano, they are, ano, na sila sa, ano sila, sa drugs ba? Tawag, ano, na-control sila sa drugs, no? So, the victim is not to blame. It is not fault for the non-consensual act of sexual abuse. Magdili na sala sa gi-abuso, katong sala na sa nag-abuso. Okay, sometimes, mangod, yan po tayo ginatawan eh. Naatay debate ba na? Wala, wala on tayo mga rapist kung ang mga babae, magsuot sila og mga sanina nga tarong. No? Naatay mga istorya ng ana. Ano, magsuot lang po siya ng short na mubo kayo sa nga tanan, yung pagpakita ang cleavage. Awa, na-rape na hinuon siya. Diba? So, wala po na yung na, naay mga ingana na istorya, pero, di sila dapat i-blame. Okay, di sila dapat ang i-blame. For me, di sila pwede i-blame, no? Kung rapist yun ka, di naman ka pwede ma-rapist kung wala ka nagamit o drugs. So, magya po na sa ano, sa suspect, no? Sala na sa suspect. No, masing pag magsuot ka dira o ano, pantalon man lang na tapos naka-long sleeve ka, ma-rape mang gyapon ka. It's because that person kanang mag-rape sa imo na ano, under the influence of ano good, under the influence of drugs. Di ba? Ah, lang. Kung nakasuot ang kagtarong or dili, kung ang rapist naasa sa influence sa drugs, mang-rape yun na siya. Kung unsa pa na imong suot, lalaki ba ka or babae, diba? Rape dude ka. So nga siya, if you are, ano, sa drugs, no? Influenced by drugs. So what are the examples of sexual abuse? Kung sayin po sa mga lalaki, no? I-kiss ni mo ang isa ka babae or ang isa ka lalaki, no? Natay mga joke, magod. Kung pangit ang mag-kiss, rapist. Kung wapo ang mag-kiss, cute. Oh, nga na lang mga pag-iisip ng mga tao. No? Pero joke-joke lang gano'n siya. Pero ba nang sa jeep? Another example na sa jeep. No, kung ano kayo, mabigilant kayo mo sa jeep. Ako mag-good class, basta magsakay ko ang jeep. Okay. Mag-observe din ko sa akong palibot. No, observe ko. No, kagabi eh. Ay, kagabi last day, napauli na ko sa ano. Pauli na ni sa amua. Na ako'y nabantayan, lalaki. O babae. So, ang lalaki, kay nakita dyan ako siya na naasa yung pagka manyakis gamay ba? Tapos ang babae, nag-resist siya ba? Nadili na kung ano, dili kung mag-tap, ano ba? Kanang nag-resist mo siya. So, sa man akong ibuat at to? Wala, nag-observe lang ko, no? Mailan dyan yung mga tao na manyakis ba? Kaya, umot lang ko, no? Anong ato siya, kanang matik-atik siya na masing walay break, mo break lang siya kalit. Kaya nga, nagod, ginamuhan na siya kalito para maka chancing lang siya sa babae niya ang katapad. Oh, maglagot. Wala niya kay duklon lagi kung... Nabit ang mga yung anak. Tanawag ko na sa mga... Except lang sa mga na yung sakyanan ha. Kaya maon ang mga ma-experience na mo sa mga commuter. Kaya na yung mga bay, tapos magtapad sa lalaki. Ano siya maon yun? Dami kay ingnan ang lalaki ba na... Ano sana ay mong ano...
Undang isa na yung bisyo ba kayo, huli week? Undang isa yung bisyo ba, huli week ba yan? Anaon, dalami ka na. Ngayon pa sa kuha na. Isa na lang, yung babae, baray. Wala siya yung mabuhat, kay ano man siya, hope, ano to ka na? Kanang, wala siya mabuhat, kay tapad ba sila? Langan mo na mabalhin siya sa laing ano. Alam mo, balhin siya sa ako ang dilingkura, so mailan, eh. So kung pwede palang ingato, inan palang kung epal man kayo ni. Kung ano niya, no? Pero kung ato ba lang, buhaton na ito na ako. Pagbalhin sa, pagbaba sa isa kapasayero, nagbalhin siya sa lingkura, no? Tama, nice move. Pero kung cute siguro itong lalaki, no? Ganahan siguro ang girl, no? Bati magutog na itong lalaki, good? Well, joke lang. Joke lang, ha? So, naman nga ano ba, no? Girls, okay, girls, para sa mga girls. Girls, dili mo magpa-deceive ang mga naong sa lalaki. Kanang mga lalaki, same na sila. Okay? Pangit man na sila or guwapo, parehas na sila. Okay? Swela sa mga boys po, ang mga girls, parehas po na sila. No? Pangit or baba, pangit or guwapa man na siya, dapat gapo na to na sila, respetuhon. Okay? Kasi magpangit, pagwapa, taba, tambok, tanang klase na babae, dapat respetuhon din na nato na boys. Okay? Kasi pag pangit po ka boys, or guwapo ka, respect niya po na. Okay? Para masas. Unwanted, violent, painful sexual activity, harassment. I-rape na gaya niyo siya, i-harass, i-rape, inuha pa gud siya hiktan. Bunal-bunalan pag na iyang sagpaon pa gud nimo iyang no. So mo na din ang pinakagrabe ng unwanted violent painful sexual activity. Rape or attempted rape. O, attempt lang ha ka nang gina-attempt pa lang nimo na mag-rape. So that is also an example of sexual abuse. O kani, dugot ni. Madunggan lang ka sa katao na nakaibalak na i-rape na siya na babae. Bili na ka makulong. Kaya siyempre, na naman kay balak, no? Masamang balak na man-rape. Well, example, ah, sa mga girls na po, sa mga girls. Girls, be careful. Para mga classmate ninyo, mga classmate. Anong sa college siya ganyan kay laganap, mag-una sa inom-inom. No? Say for example, birthday na ako. Ugma, eh. I-ano tamo, kanang invite tamo, mag-inom, nag-uta kadali. So, dira na na, sometimes, no? Dira na mahitabo ang mga attempted rape, no? Na attempted rape or rape na jud mismo. Ba? Ano man gud niya? Ba? Ano man gud niya? Pasumangil na po din yun na, ano man gud ko? I was under the influence of alcohol. That's why, ay, nganay-anak gud. O nga, mga karaan na kayo ng mga linyahan ba? Diba? So, dagan natang mga naibalaan na, di ba, sa TV, sa mga telenovela, no, anong, ilang anak na babae kay nag-rebuild eh. Yan, ato sa balay sa iyang classmate, nag-inom sila, nag-rape. End of the story. Next, refusal to use methods of birth, kada ganing, instead na mag-birth, refusal, ibig sabihin ka ng mutanggi ka ba? Mutanggi ka nga mugamit o kondom. No? Kondom class mo na siya ginagamit para dili mabuntis ang babae. Kung mga any other birth control ka na mga pills. Ano? Refusal. No? Next, sexual contact. To drunk, drug, unconscious, or unable to tell clear yes or no. O kanyang giingon. Diba, if you are in under the influence of alcohol or drugs, dili na mo makaingon og yes or no ana. It's because ang imong lawas na lupay-pay na. O, masin pag mangusog ka ana, wala na dili kusog ana. So be careful, no? Drink moderately. O, pwede man mag-inom pero drink moderately. Or do not use drugs. Ano lang. Ayaw mo kahubog. Ana lang ha. Next, threaten someone into unwanted sexual activity. Kanang hadlukon nimo siya. Threaten someone into unwanted sexual activity. No, dili lang mga babae ang ginaing-ana, no? Pati na po mga lalaki, ginaing-ana na po, no? Kanang mga
sa mga bading, umusa, ano mga bading. Dili ka makipag-serve sa kuha. At chunti ka. Kung anaon ka, di ba, luod ka yung paminahon. Luod ka tanawan, paminahon. Luod yun. Sorry, Lord. Example lang to, Lord. Okay, next. Repeated pressure on someone into sex or perform sex acts. Kaya pabalik-balik ni mo siya ba? Ha? Kasi hindi ikaw makipag-sex ni puta. Gawas yun nga kuno yung ato ang video. Nabaya tayo video din na nag-sex ta. So, wala lang kayo mabuhat. O sige, padayo, no? Pero pwede ni mo na siya isumbong class. Pwede isumbong sa polis. Ay mo kahadlok anong i-blackmail mo. Isumbong sa polis. Nabaya ko yung picture ni mo na nagkuan ka. Sige na lang, wala kayo mabuhat. Kung na kayo mabuhat, pwede ni mo siya isumbong sa polis para dili na mag-continue ang iyang ginabuhat sa imuha. Is it good? Next, repeated sexual insult. So what do you mean by that? Insultuhon? Repeated sexual insult. Eta, mag-go deeper. Next. Okay, question. Do you have any question? Sir, abuse bagi ako na, sir. Kanang, sir, uso mangod kayo ang bike, sir. Yan ako'y barkada, sir, ba? Ano siya sa sa bading na kung magiging natagan na siya bike o sexual abuse ba na o siyempre sexual abuse gaya po na siya no ka na ganing ginagamit ginasapagsamantalahan ang imong kahinaan ba no abuse gaya po na siya so kamo mga boys or girls ayaw mo pag ano walang tawag niya pauto no, ayaw mo sige pauto sige hatagan kag bike no, na dito'y kapalit ng kasama. Okay. So, reminder lang na siya sa ato atanan. Okay, next. 339. What are the forms of sexual abuse? Molestion, rape, o incest? Incest. Okay, molestion. This is a sexual abuse of an adult to a person. Either child or adult for sexual pleasure or profit. Okay, dahil sa tamag mag-ano-stop. So, example of molestion, no? So, kanang sama sa ubang part sa Pilipinas, no, naganap ng kanagaling ang mga bata, ginabuhat nila mga bata ng babae, mga minors, or even mga 7 years old pababa, no? Ginamolestya na sila. So, nila pag-molestyat si sir. No, so, isend nila sa internet, tapos sa ipa-chat nila sa Amerikano, nga, in return of money, pa-chat nila niya, talaga naman yung anak. Oh, mauna siya example of molestation. So, sexual pleasure for profit. Sexual pro sexual pleasure plus bayad, no? Bayaran ka. No, nagipugos lang ka. So for example, naay mga mga sasamang tao na mangidnap sila mga bata. O sige, atubang mo dala sa ano, kamera, so kaya mo din na. So that is an example of ano, molestation. No? The perpetrator sees a person as sexual object and gratify sexual urges and fantasies by subjecting the victim to undesirable or improper sexual advances or activity. These activities include child pornography, as what I have said, no, child pornography, child prostitution, sodomy, and funding. Okay, pornography and child prostitution. No, kanang mga bata, kung naginalaku ganyan sa mga Amerikano para for pleasure, aloy ka na sila. Kana mga human trafficking. Na example ga po na sa molestation. Sodomy. Abnormal sexual intercourse. Kana ang ginababoy niya ang isa katao ba no? Kana ang ginasex niya ang isa katao pero dili normal nga proseso. Sodomy ang tawag ano. Next is rape. Rape. Gahasa. Panggagahasa.
is a sexual assault by sexual penetration without consent or when the victim is not capable of being giving consent. Walay consent, walay permiso sa ano ba, sa partner. So ang pwede lang makipag-sex, no, kay ang married person lang. No, kanang nagpakasal sila ba, no, kasi sila lang pwede, na sila consent. Pero kung walay consent tapos dipugos lang, no, kanang dipugos lang ka to have sex with someone, so that is an example of rape, no. The rapist uses force, no, ginagamitan niya og kusog or dahas niya, no, ana man ang mga linyahan sa mga rapist. Penetration may be part of the body or an object. Oh, sige, mauna na siya. Next, number, letter C, incest. Sexual relation between close relatives. Most incest cases happen in the form of an older family member sexually abusing or having sexual relationship with a child or an adolescent. Incest that the adult offender is always at fault and the victim needs to understand they are not to be blamed. A sexually abused may not report or reluctant report abuse. So what do you mean by that? So mga mga example na kanang tiguwang gani. Tiguwang na makipag-sex sa bata. O both lalaki or babae ba na. Masin pag tiguwang na babae makipag-sex sa bata. So that is also wrong. Okay. Ginapagsamantalahan nila ang ignorance sa mind sa isa ka bata, no. Okay, wala pa man kakasabot ana, ano, wala pa kakasabot ana, so kato mga older na lalaki o babae, no, wala pa kakasabot ana, so kato mga older na lalaki o babae, ilaha na silang pinapagsamantalahan is because wala pa sila knowledge about that. No, marag yun, nailad sila ba? Ah, atugot sa balaygang. Tapos, yung bata ni. Na ganito sa isa ka-movie, gani, na ang lala, ang babae, kay older, no, much older sa iya, old, or mas, mga ano lang edad sa lala, babae, mga 40. 40. Nasalida lang niya. Tapos, ang bata, kay mga ano pa siguro, teenager pa. Ng teenager pa kaya bago lang natubo sa adolescent ba? Tama ba? Or adolescent. Tapos nakagusto tong lalaki babae sa iya kay lagi daw naalala siya, naalala. So gipaalto niya tong bata sa ilang balay and then napakaon niya kasi kaon. Gusto ka mo try magana-ana mo siya. Kana ginagamit niya ang innocent sa bata ba para makuha ang iyang pleasure sa iyang awa sa anak. So that is an idea para i-report niya. Fear that his or her parent will be penalized by law or the family will break up. No? Ano man? Siyempre, pamilya, gunanin mo. Mahalok ka na i-judge ka sa lain taong i-rape dahil ka sa imong uncle. I-rape dahil ka sa imong tita. Mag-iabuso dahil ka sa imong stepfather. Sa imong anak, good. Mahadlok sila, no? Or, mahadlok sila na magsumbong, no? Victim does not realize the form of abuse thinking it's normal or happens in the family. Yeah. Ginaisip lang sa victim na, normal naman siguro ni. Ngayon ako yung sumbong siguro sa obang pong pamilya, ginabuhat nila ni. Pero dili. Next, the fear of how other people will react about the abuse like accusation of wrongdoing, or that no one will believe the victim. Walay mo tuo sa biktima. Basi magsumbong ang biktima, dili, walay mo tuo sa iya. No? So the victim should realize the need to report the abuse for it to stop for them to recover. Okay. So dapat dili pa realize sa biktima na dapat yapon siya i-report. No? Para dili na siya mausab. Who are the rape victims? Victims are usually female and offenders are usually male. The Anti-Rape Law 1997 reclassified rape as a crime against person from previous classification as a crime against chastity.
So, sa una class, katong nauso pa tong death penalty, no, kanang mga rapists, no, ginabitay na sila, ginalethal injection na sila. No, lethal injection na sila. Based on the Philippine law, no longer considered a private crime, which means anyone having knowledge of the crime may file a case against the suspect on behalf of the victim. No, kung ang victim gani, kung dili gani mag-file o kaso daw ang victim, imposible po na po, naay mga instances na dili mag-file ang victim, so naay mag-file through, mag-file para sa iya. No, it is an offense punishable by law. If makita yun na kana na siyang tawhan or kana siyang person kaya girape din nila na tao. No, pwede gani o sahay gani ang pulis ang magkaso sa iya ha. No, oh, if I'm not mistaken, no, dili man gusto mag anong bata magdemanda. No, ang pulis ang magdemanda. No, kay nakita man sa evidences na nang rape din siya, na siya gi-commit na crime. Crime is crime. No, every crime dapat na dinay siya ay mga kaparusahan. No. So according to the Republic Act number 8353, known as Anti-Rape Law 1996, a man has sexual intercourse with a woman. So, sexual intercourse, no? To force, threat, or intimidation. Gumitan og dahas. Gumitan og hadlukon siya. When the victim is deprived reason or it is unconscious. Kanang dili siya makadili ang victim or unconscious, kanang walang malay ba? Say for example, di patumar kag drug or natulog ka or even you are drunk tapos girape ka, di ba? Unconscious man ka ana. So that is also an example of ano, rape. Ano pa? True fraudulent machination of grave abuse of the authority. When the victim is under 12 years of age or demented, even if none of the above conditions are present. Any person or under any of the above condition commits an act of sexual assault through oral or anal sex or inserting an instrument or object into the anal or genital orifice of another person. So always remember the difference between a good and bad touch. No, what do you mean by good touch and bad touch? Bad touch, kanang naay ano ba? Naay malisya. Good touch, panang sign of respect. Mag-bless ka, ana, pagmamano, shake hands, appear. Sa pana. Yung kanang aning mga bad touch, kanang gunitan ni mong mga, kanang paghihimas, no, kanang himasun ka, bad touch na. Ihag ka na wala ka kaila sa tao na naghag sa imuha. Ikis ka. No, nawala ka kayo sa tao na nag-kiss eh. Mga, ano pa? Magguhit sa mga private parts. Oh, dyan na pinaka-bad touch. Dyan na siya, no? So, it's hard to tell if a person is a rapist. So, mahirap talaga malaman kung ang tao ay isang rapist. No? Dilita ng pangit, rapist, ha? Kasi nga na sa inyong isip, permanente na ang rapist, mga pangit. Napin mga gwapo nga rapist, na yung mga lalaki na rapist, sila bayan na rapist. Okay? So, as what I have said, it is hard to tell if a person is a rapist, no? Here are some warning signs you should know. So, naay mga warning signs din. Stay away from a person who, okay, stay away from the person who acts strangely to you. No, kaya siya, kaya po niya, strange mo kaya siya. Hindi ko guganahan sa iyang aura. Ay, marag siya. Ang kaya, hindi na lang, ano, hindi kaya na ninyo na. Pays no attention to you when you say no or stop. Kumbag yung kagdili, no, stop, stop. Nya, dili siya maminaw sa inyo, rapist na. Huwag ka na mamugos. God. Pwede ko pa kiss? No, dili, lagi ko. Sige na, good. O, rapist na. Na mamugos ba? For example, na nakai-uyab. Nakai-uyab. Ngayon mong uyab, dili siya gusto magpakis. Niya ikaw, mag-insist ka. So, rape, gapo na.
A rape, ano gapon na siya? A rapist gapon ang tawag na, no? Kay, sa manimoy, ano sa yung privacy na, bilis ako mapakis. Ano, good. Face, oh, sige, tries to touch you when you do not want to be touched. Nung ka nang mupukus, gutya gunit sa mga ba, hindi ka gusto. A rapist na. Lulaw gang, pahag ko gang, di. Cute na hindi ka gawang gang. Ang anak, ano gapon na? Sa paman, ah, makakbay-akbay sa mga nga. Makakbay mo siya. Ano ay something pushes you to do sexual things you do not want to do. Okay, kani. Pushes you to do sexual things about to do, to you want to do so. Kanang kani mag, say for example, kanang kani mag-chat-chat mo sa mo friend na babae o lalaki niya. Ang inyong chat, maabot na din ha nga point na maabot na mo sa about sex, sex, sex. Kung may anak, mga mag-text mo. That is also one example nga, kana siya natatawahan na is rapist na siya because ginalid niya ang inyong topic sa sex. Imbis ang inyong topic kay about sa inyong klase, about verbs. Katong lalaki, ginalid niya ang inyong topic dito sa sex. No, layo ra kayo, no? So, rapist na siya, oh. Nga, nabot man tag yung ano nga story, hindi ka ganahan. Ano-anahan pa dyan ka. Nga natin baba, ganahan. Iya-iya na. So, girls and boys, natay batas na ginasulti Drea. Republic Act number 8353. Hindi may makulong ana, sir. Masing bata pa mi, sir. Dili pa mo makulong, pero butang mo sa ano sa facilities sa mga bara sa mga bata pero kumabot na mo sa tamang edad oh, that's the time na ikulong na mo wala lang okay, walay exemption sa bribery mga tiguwang mga tanan usab basta na ay batas na ngayon na kung nalabag may mga batas ning naagib kay at bangon na consequences okay. Suicide. Kani suicide, no? Sa sarili na po din, no? Suicide. Kanang pakamatay ka, oh. Intentional na siya, class. Intentional injury. Pakamatay ka, kay dagan yung problema, sir. Pakamatay na lang ko, sir. Sige, go. Kung nanghidmang ka, gusto ni mo na kaya mo, ano sa mo. Kani, class, dali lang mali siya masolusyonan yung suicide. Basta saan ako, what is suicide, ha? It is an act of intentionally killing oneself. Mostly because of the extreme depression or intense pain. It's an act or usually planned. No suicide can be considered unintentional. If you are depressed, intense pain, seek help from your family or friends. Always bear in mind that committing suicide is not a remedy to end depression and pain. So na ako'y barkada no, na luoy kayo ni siya, class. Luoy kayo siya kayo. Blimado kaya, depressed na siya. Wala siya may istorya, wala iyong parents, wala iyong pamilya. Asa day ka, sir? Diba friends mo, sir? Diba friends mo? Kung wala, mga idol, dili magundin mo siya masama, ano? Depressed siya. Kaya malipayon ko siya, sisikata, sisigyo. Pakamatay naman siya, class. Pakamatay siya, nag-inom siya mga, sa to nga mga medicine. Ano to? Kanang haya na. Dili man din na sila pwede isulod sa ano, class? Sa simbahan. Kung Catholic, good ka. Kung nag-commit ka ni tag-suicide, dili ka pwede isulod sa simbahan. Dila lang ka sa gawas, gisingan sa pare. Yun na, lubong lang yun na. Nag-uwi kayo siya. Nag-uwi ako dali. Pagkamatay na gani, kaya dahang problema. Orang ng anak, pabrag, apil ko na sa ano sa simbahan. Kung nag-suicide daw ka, class, kung nag-suicide ka, kaya dili ka pasundon sa simbahan. So, lato na lang ko din yung namatay mo, good. Ano lang, para. Hindi na, ulat lang galing ko, diba? Okay, number 7, homicide. It is unjustified and unlawful killing of person by another. Patay kag tao, homicide mo. Kidnapping and abduction. Kidnapping is a crime by taking away or forcefully transporting a person unlawfully and without the consent. Or in some any reason. Kung ano, kidnapon ka. Siguro, ano lang na siya, it's a prank. Yun na lang, kag-vlogger ako. Atik-atik na kag-vlogger-vlogger. Okay, abduction.
is when deceit or force is used in order to take someone from their home or relatives. The abductor does not demand any profit or monetary gain from the victim. Kidnappers, abductors intentionally hurt or injure their victims just to get away they want. So what may abduction? Parang wala lang. Trip lang niya na magkuha og tao tapos iyaya pasakitan na walay kapalit. Kidnapping naman ay kapalit, di ba, na ransom. Okay, yung uli na ko na yung mga nakatay ko 2,000 pesos. May mga kapalit ba? Kani, acts of terror. Ano kalaban ko ni Duterte? Acts of terror is a criminal act which aims a state of fear in general public or group or particular person. Terrorist groups create terror using violence, fear, and intimidation, drawing attention of the local populace of government and the world of their cause. In the process, people lives our state. See, di ba ito pataasan, no? Acts of terror, no? Katong nahitabo sa Rojas Night Market. Oh, that is an act of terrorism. Pabumba sila dyan, no? Parang terrorism. Isa pa mga act of terrorism, sir. Isa pa ganyan, kanang... We also, yung ni Duterte, no? Blood ko sure, ha? Ika na daw mga rebuild, no? Nag-ano na sila, mga rebuilding, mga terorista din na sila because nagabuhat sila o dautan sa community. But once na magbuhat kag dautan sa community or against the law or against the government, terorista na ka. Okay. E siyempre, which aims a state or of fear in the general public or group particular in a particular person. Kana nagadala kag kahadlok ba? Okay. Kahadlok sa mga tao. Hadlok, alam mo, hadlok, ah. No? So, maalam. Okay, question. Do you have any question? Okay, tapos akong inong. Question. So, those are example of intentional. So, ang intentional day class, day po na sa laing tao, no? As well as to yourself also. No, intentional. Say, for example, pasakitan niyo mo ang sarili. Intentional injury gap na siya. Say, for example, ganun. Itong time, agi na ba mo? Anong buhok nila ba pa ana-ana gud sila? Ana, tapos daga eyeliner ilang mata, tapos daga sul sila black na sa nina. Pato sa uso kay to kay moto siya mga imo-imo kay nang gina napasakitan nila ilang mga sarili ba? Buhat sila diri ilang laslasan ilang sa ilang diri. Mga sila imo. Wala pa tata mo picture ha. Ay wala man ko naka-share sa sige wait na. Imo mga kaibigan. No, sa imo. Wala mo kitag imo, day class. Uwe? Imo. That's na yung mga cuts. Asa naman itong... Di ba ni mauna imo ako na gusto makita? Kaya ilang muras lang si... Kaila mo! Ano eh? Para more. Okay, imo ni siya class. Imo. Ay. Ano yung gugus? Share screen na lang nako. Basta, i-share tayo na usa ang imo. Yeah, emotional for long. Imo emotional. Uso kay na sa una. Ana ka na. Imo ang laslason imong kamot. Ana, intentional gyapon na intentional abuse gyapon. Sa paman napot kay classmate sa una na ko balong ano kung saan ay ginabot ano gusto lang niya samad sa mara yung kamot gusto ka na kasi samad hindi ka masakitan hindi ma-feel daw niya pressure pa yun dito. Okay, that's all question time naman day class. Okay, so that's all. Okay, that okay, wala na kayong question. Do you have any question? Wala na, say 10 points na si Abelia, si ka Abelia, si Cabarles, na si Cabarles. Wala. Duremdes. Flores, wala po. Si Nuyad, na si Nuyad. Peralta, na si Peralta. Wala. Reyes. Ana, na si Peralta.
Sure ba na si Peralta? Control copy, Peralta. Si Reyes Kent, na si Kent. Roque, na si Roque. Roque, Roque. Oh, present na ka, Reyes Kent. Roque, wala. Timblor, nawala. Okay, all of you got 10 points today. Okay, that's all. Goodbye, class. Sige, bye. Alam mo, kaibigan. Ito nang tatapos ang ating... Are you sure you want to start swimming? Okay.